Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pagpapalayas ng BRP Antonio Luna at BRP Gregorio Del Pilar sa dose-dose ng Chinese vessels na naghahari-harian sa Yungin Shoal. Kasunod nito ay tatalakayin din natin ang anim na bansa na gustong samahan ang Pilipinas sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Dahil sa sunod-sunod na pangaharas na ginagawa ng China sa Philippine Coast Guard vessels at sa resupply boats ng AFP, ay bukang bibig ng karamihan kung nasaan ba ang Philippine Navy at kung bakit hindi ito tumutulong sa PCG. Kahapon lamang ay pinatunayan ng hukbong dagat na hindi sila nagpapabaya sa pagbabantay sa ating teritoryo. Sa katunayan, 2 barko ng Philippine Navy ang ipinadala kahapon malapit sa Yungin Shoal upang magsagawa ng pagsasanay at upang itaboy ang mga Chinese militia vessels na nag-aari-harian sa lugar. Ayon sa AFP Western Command, ay sabay na ipinadala ng Philippine Navy ang BRP Antonio Luna at BRP Gregorio Del Pilar sa disputed waters upang ipakita ang presensya at determinasyon na bantayan ang nasabing teritoryo na inaangkin ng China. Dito ay nagsagawa ng maneuvering exercise ang 2 barko ng bansa. Sa aking opinyon, ay nararapat lang din na gawin ito ng Navy upang maipakita rin sa mga Chekwa na hinding-hindi umaatras ang mga tropang Pinoy sa kahit anumang hamon. Ipinapakita rin ito na handa ang hukbong dagat ng Pilipinas sa kahit anumang pwedeng mangyari dahil sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Samantala, dumadami na ang bansang nagkaka-interes na magsagawa ng joint patrol kasama ang Philippine Navy sa West Philippine Sea. Nitong nagdaang buwan ay nagpahayag na ng pagnanais ang bansang Japan, Australia at Amerika na magsagawa ng joint patrol kasama ang Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. At nitong nakaraang araw lang din ay kinumpirma ni AFP Chief of Staff Romeo Brauner Jr. na nagpahayag rin ang bansang Germany, Canada at France na gusto din nilang magsagawa ng joint patrol sa disputed waters kasama ang Pilipinas. Ipinapakita nito na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa kampanya laban sa China. At kung sakali man, at wag naman sana na dumating ang punto na sumiklab ang digmaan sa West Philippine Sea, ay sana nandyan pa rin ang mga bansang ito upang tulungan ang Pilipinas. Sapagkat ang digmaan sa Ukraine ang nagpapatunay na tila ba may pagkabalingbing din ang ibang Western countries. Sapagkat noong hindi pa nagsisimula, ang digmaan ng Russia at Ukraine ay laging nagpapadala ang mga Western countries ng mga sundalo sa Ukraine upang magsanay kasama ang mga sundalo ng Ukraine. Subalit, nang sumiklab na ang digmaan, ay kagamitan na lamang ang ipinapadala ng mga ito at iniwan na nila ang mga tropang Ukrainians na nakikipagbakbakan sa mga tropang Ruso. Kaya't sa ngayon, sa kabila ng mga tulong na ibinibigay ng ibang bansa, ay dapat pa rin talaga nating palakasin ang ating defense posture upang hindi na tayo umasa pa sa simpatsya at tulong ng iba. Ikaw, anong masasabi mo sa balita natin ngayon? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.